Tumayo po ang lahat. Mapalad at malungkot, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarako. San Jose manggagawa, Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. San Jose manggagawa, Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, sa pagunitan natin ngayon kay San Jose, bilang isang manggagawa, ating alalahanin at ipagdasal ang lahat ng mga manggagawa sa buong mundo. Lalo't higit ang mga manggagawang Pilipino na walang sawang naghahanap buhay para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ating Ebanghelyo, hindi kinilala ng kanyang mga kababayan si Jesus. Siya'y kinilala bilang anak ng isang karpintero at buhat sa isang payak na pamilya. Kaya naman kasabay ng kanilang pagkamangha, sila rin ay nagduda sapagkat di nila kilalang tunay si Jesus. Patuloy nawa nating kilalanin si Jesus sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw, lalong-lalo na sa mga inaapi, gutom at walang boses sa lipunan. Bagamat sila'y payak, hindi ito nangangahulugang wala na silang kwenta. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap naming ang mga gawaing inyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Basa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya,
Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Tumayo po ang lahat. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga.
Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang anak? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga kapatid, tayo ngayon ay Lunes sa ika-apat na linggo sa Pista ng Pagkabuhay at sa araw na ito, ating binibigyang parangal, si San Jose Manggagawa, ama ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, na nagturo sa kanya sa kahalagahan ng dignidad ng paggawa, mga kapatid. Ang dignidad ng paggawa, dahil sa paggawa, tayo ay nakikiisa, nakikilahok sa patuloy na paglikha ng ating Panginoong Diyos. Kaso lang, mga kapatid, bakit kaya minsan minamaliit natin ang mga trabahong nagpapawis talaga, mga kapatid? Alam niyo, isa sa naging problema sa sektor ng agrikultura, mga kapatid, ay wala nang gustong magsaka. Kumukunti na lang ang nakakakita sa value ng dumi ng lupa, mga kapatid. Gusto magtrabaho sa aircon. Kahit buong araw nakatayo, basta aircon. Pero mga manggagawa pa rin, mga kapatid, at kapag ginagawa natin ang ating mga gawain ng buong puso natin, mga kapatid, ginagawa natin ito na may dignidad. Alam niyo, mga kapatid, may isang bagong sektor ngayon ng mga manggagawa. At dahil bago nga, mga kapatid, kawawa sila. Dahil ini-exploit sila ng mga negosyanteng ang ninanais lang ay kita para sa kanilang mga sarili. Ito yung mga tinatawag natin na mga platform drivers. Yun bang mga delivery drivers na gumagamit ng iba't ibang mga app? Hindi rin kasi sila tinitingnan na mga manggagawa ng mga kumpanya, mga kapatid, no? Para lang silang mga contractor na gumagamit ng mga app para makakuha ng customer. Pero kung tutuusin, kung wala itong mga app-based drivers, mga kapatid, walang negosyo itong mga app na to. Walang kita ang mga kumpanyang nagdedepende din sa bilang ng mga driver na gumagamit sa kanilang app. May kwento kaming lumabas ngayon sa bulatlat.com, mga kapatid, at ito ay patungkol sa mga app-based delivery drivers. Ang panganib na kanilang hinaharap sa tuwing sila ay lumalabas, ang pagod at puyat. Dito sa NCR, mga kapatid, meron tayong halos 22,000 na mga app-based delivery and service riders. At ito sila ay walang mga benepisyo. Lampas-lampas sa 8 oras ang kanilang ibinibigay sa trabaho para kumita ng maayos. At kailangan nilang bilhin ang lahat ng mga gamit nila, mga kapatid, pati uniform, no? At yung mga delivery box, gastos lahat. At minsan, biktima pa sila, mga kapatid, ng mga palabirong mga customer na hindi kiniklaim ang mga order, no? Kawawa naman. Minsan kasi, mga kapatid, ang baba ng tingin natin sa ating mga manggagawa.
Kaya siguro mababa ang kanilang sweldo, no? Ang kanilang kita. Kaya sabi mga kapatid, ang gumagawa ng bahay, pero walang bahay, no? Nagtatanim ng pagkain, pero walang makain. Kung tutuusin mga kapatid, kung wala ang ating mga manggagawa, ang hirap siguro ng buhay. Kaya nung pandemic, blessing yung mga app-based delivery drivers natin mga kapatid. Kahit nung panahon ng ating mahal na puon, ganun din mga kapatid ang pagtingin sa mga manggagawa. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na nung una, bilib na bilib ang mga tao nang marinig nila ang ating mahal na puon at makita nila ang mga milagrong kanyang ginagawa. Pero nung na-realize nila mga kapatid na siya ay anak ni San Jose, isang karpintero, anong sabi nila mga kapatid? Di ba ito yung anak ng karpintero? Nawala ang kanilang bilib. Pumasok ang kanilang bias mga kapatid, ang kanilang pride at ego. No? Sino ba to? Mas may pinag-aralan pa ako kaysa sa taong ito. Bakit ang dami niyang sinasabi? Sino ba tong nagtuturo sa atin na wala naman tong pinag-aralan? Walang kaalam-alam. Kapag masyado tayong believe sa ating mga sarili, mga kapatid, hindi tayo matuto sa mga taong may totoong mga angking hiyas dahil sa kanilang naging karanasan. Ang ating mga manggagawa ay may mga natatanging hiyas na siyang magpapayaman sa ating buhay at sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga kapatid, nung minaliit ang ating mahal na puon ng kanyang mga kababayan at ayaw na nilang makinig sa kanya, anong ginawa ng ating mahal na puon? Siya ay umalis at hindi na gumawa ng mga kababalaghan sa kanyang lugar, sa kanyang bayan. Sayang mga kapatid, pero ganun talaga. Kailangan natin ng kababaang loob upang ating makita ang halaga ng lahat nating mga kapatid, ang isa't isa mga kapatid. Ipagdasal natin ang lahat ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na ang mga nakakaranas ng exploitation at inaabuso sa kanilang trabaho. Naharinawa mga kapatid, sila ay biyayaan ng ating mahal na puon, sila ay protektahan at sila ay punuin nang sila ay magpatuloy na maging daluyan ng pagpapala para sa atin at para sa lahat. Tumayo pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ating itutugon, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay, manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa
noong sila ay nabubuhay parito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hati, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang anak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariang Berheng Mahal si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, sumo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus,
iyong sinisintang anak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Panalangin kay San Jose Manggagawa. O aming ulirang San Jose, patron ng Santa Iglesia, patron ng mga manggagawa, sa iyong bisig, iyong inalagaan, si Jesus at si Maria, sa iyong bisig, tulad ng ibang mga ama, at manggagawa ay bumuo ng mabuting pamayanan at tahanan. Tuwin ay idalangin mo kami sa iyong anak na sana'y kami alagaan dito sa aming buhay. Gayun din iyong ipagsanggalang ang mga manggagawa, mga taong tumutulong upang bumuo ng isang masaya at maunlad na bansa. Amen. San Jose Manggagawa, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.